Mukaosun sinabing napaghahalataan na walang alam sa public service si Tony Gonzaga. Umalma si Mukaosun sa mga ginamit na salita ni Tony Gonzaga para i-endorso ang presidential aspirant na si Ferdinand Marcos Jr. Dinaluhan kasi ni Tony ang campaign rally ng Unitim sa Cebu noong April 18, 2022 na ayon sa Cebu City Police Office ay dinaluhan ng may 300,000 katao. Nang sumampa sa entablado si Tony Gonzaga, pina-excite ang madla sa inaasahan daw nilang pagkapanalo ni Marcos Jr. sa nalalapit na May 9, 2022 elections. Sigaw pa ni Tony, kunting panahon na lamang at magbabalik na si BBM sa kanyang tahanan ang Malacañang. Si Muka ay self-confessed supporter ni presidential aspirant Isko Moreno at kilalang long-time supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang TikTok video kahapon, April 20, 2022, malumanay ang boses ni Muka sa kanyang ipinaabot na mensahe para kay Tony Gonzaga. Pero matalas ang pahayag ni Muka na maliraw ang konteksto na tukuying tahanan ang Malacañang na babalikan ni Marcos Jr. Gusto ko lamang magkomento dito sa sinabi ni Ms. Tony Gonzaga. Alam mo ma'am, hindi maganda iyang sinasabi nyo. Napaghahalataan na wala kayong alam sa public service. Si Pangulong Duterte nga po ay sinasabi niya na ang Malacañang ay kanya lamang opisina. Hindi niya po ito tahanan, ito ay pag-aari ng taong bayan, seryosong paliwanag ni Muka. Ang dating daw kasi ay waring inaari ito ni Marcos Jr. kung pagbabasihan daw ang sinabi ni Tony sa rally. At para sabihin mo na babalik na sa kanyang tahanan sa Malacañang si Marcos ay parang sinabi mo na rin po na diktador ang kanyang pamilya. Na ginagawa talagang tahanan ang Malacañang noon, umalis lang saglit at ngayon ay babalik muli para ang kinin nito. Diin ni Muka, paalala lang po, ang Malacañang ay pag-aari ng bawat Pilipino. Ito ay opisina lamang ng public servant ng ating bayan. Sana po matuto kayo sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Si Tony ay nakilala bilang EBS-CBN star at resident host ng kapamilya reality franchise show na Pinoy Big Brother. Nagbitiw si Tony sa hosting duties niya sa DOS sa gitna ng mga batikos sa kanya nang mag-desisyon siyang i-endorso si Marcos Jr. Si Muka ay dating leader ng all-female group na Muka Girls at nakilalang vlogger. Kilalang long-time defender ni Pangulong Duterte na italaga siyang Communications Assistant Secretary sa Presidential Communications Operations Office sa loob ng 1 taon at 5 buwan. Nag-resign siya noong 2018 matapos lumikha ng kontrobersya ang viral video na ginawa niyang jingle tungkol sa federalismo nang wala umanong approval ng officials na namamahala sa paggawa ng kampanya para rito. Noong September 2019, naitalaga siyang Deputy Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration or UWA. Ngayong 2022 elections, kumakandidato si Muka bilang first nominee ng Mothers for Change party list. March 2022 nang dumalo siya sa campaign rally ni Manila Mayor Isko Moreno at naghayag na siya ay nag-switch to Isko dahil siya ay taga-Maynila at ibinoto raw niya si Isko bilang alkalde noong 2016 elections. At dito po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan niyo po ang ating chikahan for today, please like and subscribe. Maraming salamat!